Sa video na to, kakain tayo ng 13 best street food sa bansa ng Brunei. Tapos kuha tayo ng masaganang kagat. I'm on a mission to find the best local street food in this tiny rich country. Mula sa sikat na breakfast noodle shop. This is a great find. Nakita ko lang sa Facebook. Trying different Brunei food on the Brunei food court. Hindi siya Vic, hindi siya Tito, kundi isa siyang beef soto. Hanggang sa pagkain ng roti. Ang quality ng roti nila, ang sarap. Chicken rice at nasi lemak. Actually, mukha siyang painting na ayaw mo nasirain. Ang ganda. Be ready for special Bruneian food tour. Ready ka na ba? Tara! Kapag sinabi mong Brunei, anong unang papasok sa isip mo? Eh baka yung iba eh walang masagot dahil this is such an underrated country to visit. Brunei is an independent Islamic sultanate on the northern coast of the island of Borneo in Southeast Asia. A tiny island nation pero sobrang yaman dahil sa vast reserves of petroleum and natural gas. Obviously, the dominant religion here is Islam. Kaya karamihan ng mga pagkain makikita mo dito ay halal. Today, I'm on a mission to take you on a very rare Bruneian food tour dito sa capital nila, ang Bandar Seri Begawan. Isang magandang umaga dito sa Bandar Seri Begawan, dito sa capital ng bansa ng Brunei. Itong bansang to pare, it's one of the smallest countries sa buong mundo. At alam niyo ba, fun fact, halos 450,000 lang yung population dito. Isipin nyo pare, no, yung Paranaque, nasa 500,000 population. Itong bansang to, itong buong Brunei, nasa 450,000 yung population. Anyway, Pops, ngayong araw, gagawin natin, mag-breakfast tayo, magla-lunch tayo ng mga authentic Bruneian street food. Anyway, it's a bright 8 a.m. ngayon. Sobrang peaceful dito sa Brunei. Unang impression ko, alam mo, parang ano eh, parang Singapore. Sobrang tahimik, wala ganun tao, peaceful, sobrang maliwalas. Pero higit sa lahat, medyo nagugutom na ako. Proceed tayo sa unang food trip natin dito sa Brunei. Tara! Okay pare, unang stop natin dito sa Brunei, nandito sa parang isang, akala mo, abandonadong neighborhood. Pero hindi, mukhang residential naman siya. Itong isang medyong lumang building. Nandito isang sikat na childhood neighborhood na restaurant. Nagbibenta silang tinatawag na kolomi. Yung kolomi, isang Malaysian noodle dish, dried noodle dish, na sikat sa Sarawak, Malaysia, na malapit din dito sa Brunei. This looks nice, look at that. Parang karinderiya lang sa atin. So, alas 8 na umaga, may mga nag-almusal. At this is amazing. Kung mapapansin nyo, may litrato ang hari at reyna nila sa kainan na to. At huwag kayong magtataka, dahil lahat ng establishments dito sa Brunei ay required na merong litrato ang hari at reyna nila. Sa mga hindi nakakaalam, ang Brunei ay one of the few remaining absolute monarchies in the world. Headed by the current king and one of the richest people in the world, sultan nila na si Haji Hassan Al-Bolkiah. Pero enough with the history and proceed tayo sa breakfast natin, ang kolomi. Awesome. So this is already 50 years, running 50 years. So what I mean, this kind of noodle dish, what is kolomi basically? Is it like an authentic Brunei noodle dish? Yeah. Is it an authentic Brunei noodle dish? Not really authentic. It's like, yeah, famous among like Chinese, like Chinese Malaysian, I think, right? Yeah, it's the usual meal already. Okay, so this is like where the students hang out like that, eat breakfast. Before yeah, we are those regular customers. From And not too expensive, right? Yeah, not. Yeah, $2. $2 because of economy, the increase of $2.50. Oh, really? $4.50. Okay, pare. Welcome na welcome out. Ah, okay. Thank you so much. So, ito yung parang itlog nila na parang may sauce. What do you call this?
Braised egg. Anyway, pare, what a nice start dito sa ating Brunei food tour. At sobrang welcoming nila. Parang Pilipino lang din. Alam mo, gusto ko simulan sa kanilang may free soup dito. Tignan natin. Okay. Yeah, parang chicken stock siya. Nice. Sige, punta tayo dito sa ating kolomi. Diba? Parang lomi. So, may nakita dito, itong pork daw to. Parang dry braised pork. And then, may nakita ko dito, parang fishball ata ito. Tapos, may fried shallots dyan. Tapos, yung mismong kolomi natin. Sige, tikman natin itong kolomi. Cheers! Alam mo, ang sarap niya. As in, it's like, simple lang eh. Feel ko kailangan patagdagan ng condiments, pero the flavor itself, malinamnam na. Parang siyang light soy base. At the same time, siguro, nakita ko ditong chili sauce. Tiyan natin ang chili sauce. Then, haluin natin. Chili. Oh, yeah, sure. So, mayroon po ang isa pang chili daw dito. Homemade chili. Oh, yeah. Okay, so this time, gusto ko naman tikman siya with this slice of pork. Look at that. Okay, tikman natin with the slice of pork. Cheers. Alam mo, mas sumarap. Yung chili sauce niya, parang siya mag-garlic eh. Mag-garlic na maluya. And then yung pork, I mean, parang siya ganong lasa. Alam mo yung pork, hindi naman siya sobrang like super flavorful. Pero, nagdadagdag siya extra texture. Nag-gigits ko yung vibes eh. At yung pagkagising mo, sumulang kumain ng noodles, magkape, nasa isang tahimik na lugar ka lang. At wala kang pakialam, kumakain ka lang ng kolomi. This is a great find. Nakita ko lang sa Facebook. So, itry itong braised egg natin. Cheers. Okay. I mean, kasi ang normal itlog. Mas parang may toyo lang din siya. Alam mo, hindi ko kalain. Nauubos ko isang bowl. Halos ubos na. Alam mo, ang gusto ko lang dito, yung texture noodles niya, hindi siya chewy. Ang lambot lang din talaga eh. Parang kumakain ka talaga ng pancit quesado sa Pilipinas. Pero pagkakaiba nito, may konting sipa ng Malaysian spice. Sabi ni Madam, marami rin ang Pilipino kumakain dito. Anyway, pare, nagsisimula pa lang araw natin sa Brunei. Proceed tayo sa next food trip natin. Kung turista ka dito sa Brunei, halos ang best option mo lang dito to roam around ay yung tinatawag nilang DART or parang grab car sa atin sa Pinas. And to be honest, di siya kamurahan na, like 1 kilometer lang yan pero aabot na yun ng 200 pesos. But I'm on my way on a local Bruneian food court called Sumbangsi Mulya Complex. Tara, maghanap tayo ng iba't ibang local food dito. Inside you can find the traditional woven Are there many food also there? Food? Yeah, food is the other side. Other side. Okay. Makasi. See you again. Okay pare, next stop natin dito sa Brunei, nandito tayo sa Sumbangsi Mulya Complex. Isa tong parang malaking food court. Actually, hindi lang food court, may mga souvenirs din daw. Pero dito mo mahanap yung iba't ibang authentic Brunei food. So, papansin mo, dito eh, yeah, parang may mga malilit na karinderya, may mga street food. Ito yung nakita ko. Actually, sabi nilang nasi katok. Eh, parang version ng nasi lemak dito sa Brunei. Any? Duasang ah. It's already rice? No? Yeah. Okay. $1. Thank you. Ayan. So, nakuha ko na yung nasi katok natin. So, perfect talaga siya pang takeout. So, maghahanap ko ng pwesto ngayon. Tignan natin. So, makikita mo, kanya-kanyang almusalan dito. Kuha ka lang ng pwesto mo. Kain ka. Ito, perfect spot siguro to.
Ay, so buklatin natin yung nasi katok natin. So nakalagay na siya. Naka-wrapper na talaga siya sa papel. Tapos may rubber band. So alam ko, based on my observation, ilinalatag mo siya yung... So, heto na yun. Makikita mo, basically, nasi katok is fried chicken with sambal and rice. Nasa 41 pesos lang ata to. Mura na. Pansin ko, medyo mura siya. Medyo konti yung serving ng sambal sa anong kanin. Sige, tikmo ko yung sambal lang. Nothing like sambal. Parang lang siyang sweet chili paste. Na medyo mag-garlic. Okay, tikman natin yung fried chicken natin. Cheers. Okay, wala sa lahat. Ang laki nun. Very crunchy. As in, malutong pa siya kahit hindi siya bagong luto. To be honest, nothing special naman. Parang siyang regular fried chicken sa bahay. Nagpapaiba lang ito is yung parang chili paste sa kasama niya. Isa mong agat. Nakakatulad yung nasi katok. Pag di mo naubos, pwede mong balutin ulit kasi take out mo. Anyway pare, yung mga nakita po yung pagkain dito, hanap tayo next food trip natin dito sa Brunei. This is the bihon? Yeah, this is the bihon. Would it be spot? Yeah, sure. What soup is that? Like beef from beef stock? Yeah, it's a beef bones? Okay. Beef bone, mixed beef bone and, you know, the beef and cut twice. Okay, next, meron tayo dito ang tinatawag na soto. Hindi siya Vic, hindi siya Tito, kundi isa siyang beef soto. So, soto nila. Of course, ni ko doon. Soto nila, para siyang mami. So, actually, visually mukha lang siya siyang mami. Pero, itong noodles natin, may bihon siya, tapos may kasama rin toge. Anyway, sige, haluin natin kung... Ay, wait lang, yun. Na-simmer na yung kalamansi. Sige, wait na, haluin natin konti. Tikman natin sa bawo. Cheers! May kalasa! Ano yung kalasa niya? Alam mo, yung stock niya, para siyang mild na pho. Mild, tama, mild na pho. Para siyang yung stock ng pho, pero ito, mas cute. Sige, so gawin ko, kuha tayo ng noodles, tapos ng konting baka nila, look at that. Ito, may bihon tayo, baka, tapos may konting toge. Cheers! Okay. Sarap. Yung baka nila, parang may konting hint na rin ng rendang. Nice, tapos yung fried shallots, papadagdag texture, flavor. And then yung bihon natin, kung anong lasa ng bihon sa Pilipinas, ganun lang din dito. And then fried shallots, yung calamansi, may extra citrus flavor. Parang ito yung beef mami nila dito sa Brunei. Gusto kong dagdagan itong parang kung chili sauce nila. Mukhang madugo ito. Sa pangaga, cheers! Oh yes! Wala pa akong tulog at ginising ako yung anghang nun. Ah, nice! Ang problema lang dito sa Brunei, kumakain ako ng mainit na sabaw at sobrang init din ang panahon nila, mas mainit sa Pinas. No, I went to Jakarta. I tasted like a similar taste, but this one has a more rich flavor. Oh, yes. Yeah, definitely. Brunei is slightly... the way they cook soup, slightly more spices. Ah, yeah, exactly. Yeah. Yeah. More spices there. Right. This is like milder, but I mean, still flavorful. In Indonesia, it's more or less like watery type. And padas. Padas, yeah. Okay, next. Meron ako nakikita ditong iba't ibang ice cold drinks. Perfect ngayon, napaka-init dito sa Brunei. May mga nakikita ko dito. Karay mo, look at this. ABC. Singkaw gulanaw. Parang may iba't ibang gulaman. Sendol gulanaw. Hindi ko alam kung ano ang ordering ko. Hi, what's your best seller?
bestseller. Yeah. ABC, Chendol. Chendol. ABC, Milo. What's ABC? ABC is the number one. Number one? Bestseller also? Yeah. Okay, I'll have one. You want ABC? ABC. ABC. Okay, matututo ko ng alphabet dito. The bigger, the big one, yeah. Thank you. Thank you. Okay, meron tayo dito ng refresher. Ice cold ABC. Hindi ko alam ano yung sabi ng ABC. Huwag na natin alamin. Tikman na lang natin. Nahalo ko na ng konti. Cheers! Okay. Alam mo yung mga pink gulaman sa kalsada? Parang ganun. Parang siyang may artificial strawberry flavor. Magatas, matamis. And then yung mga gulaman nandun. May mais din. Oh yes, this is a nice refresher. Hindi rin siya sobrang tamis. Okay, so cool lang ng area na to. Sobrang local spot niya na wala talagang foreigners. I mean, kakamukha kami dito. Para mukha rin naman ng taga Brunei. Pero, I mean, this is like the local scene. Mga estudyante, mga empleyado, mga lola-lola, mga kumakain dito, nananghalian ng iba't ibang Bruneian food. And this is amazing. Hanap pa tayo ng isa bago tayo umalis dito. Okay, may nakita ko dito iba't ibang fried goodies. Parang nakakatuwa. Mayroon silang like version nila ng turon. Okay, I'll have only the 3 pieces. This one, $1. $1. And also... Thank you. Okay, gusto ko nang tikman tong parang turon nila. Pagkakaiba nito, pare. Kita mo, parang siyang mas pinapayat na pagkakaiba nito. Meron din daw siyang Milo. Ewan ko, saan ang galing yun? Sige, tikman natin. Cheers. Medyo hinahanap ko na siyang yung Milo. Parang wala naman siyang Milo. Pero ano mo lasa niya? 100% turon. Yung turon. So, tikman natin itong banana na may cheese. Para siyang maruya. Tikman natin. Okay. Interesting. Yung saging natin, sobrang creamy niya na. And yung taas, there's a generous amount of cheese. May kondensada rin siya, kaya parang milky. Okay, I mean to be honest for me, this is like overly sweet. Isipin mo yung maruya, di ba matamis na yung malasa na yun? Mas pinamalasa mo pa. Okay, meron tayo ditong iba't ibang Bruneian rice cake or dessert. So, hindi ko alam anong unang kakainin. Ito looks interesting. Sige, ikman natin. Cheers! Akala ko matamis siya. It's like a savory thick pancake. Okay. Alam mo, parang kumakain ng pizza na medyo chewy, na may bell pepper na hindi ko maintindihan. Ito, tikman natin to. Mukha siyang matcha. Pero alam ko hindi siya matcha. Tingnan natin. Sobrang mushy, creamy. Texture niya parang leche flan. Tapos sobrang evident yung nyug sa labas. Not nice, ha? Hindi sobrang tamis. Ito, na-intriga ako dito. Mukha siyang eraser. Diba? Pwede mo siyang pambura ng feelings mo sa ex mo. Uy! Okay na. Sige, tingnan natin. Parang kutsinta yung texture. A little bit sweet. Medyo milky siya.
Anong pansin ko, yung mga desserts tsaka kanin dito, hindi kasing tamis sa Pilipinas. Ang pansin ko, yung mga kanin nila dito, parang sobrang makulay. Akala mo, binuhusan ng Crayola. Malinis, maganda, sobrang tahimik ang Brunei. Low crime rate and very peaceful. But on the other hand, kung medyo ma-nightlife kang tao, eh sad news dahil walang nightlife dito. Bawal ang bars, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo. Sabi nga nung dirt driver ko, yung iba daw tumatawid pa ng Malaysia para lang mag-nightlife. Dahil pagpatak ng alas 8 dito, halos sarado na yung mga businesses. Hindi din magkakalapit-lapit ang mga establishments dito, kaya kailangan mo talaga magkotse. Pero on a good side, pagkain naman ang hanap ko dito sa Brunei, kaya let's proceed to our lunch. Okay pare, touchdown sa ating last stop. Magla-lunch tayo sa isang sikat na coffee restaurant. Legendary na rin dito sa Brunei. Ito yung tinatawag na Mekong, tama ba? Mekong Coffee Shop. Anyway, nasa kabilang kalsada yun. Tingnan natin. Ito nga, Mekong Cafe. Mekong. Hello. Okay, so nakikita ko iba't ibang, parang ano to eh, Malay Chinese dishes o Singaporean Malaysian dishes. Sobrang dami, hindi ko alam ano orderin. Ano, yung chicken rice? You have that? That's the signature food? They'll have one, this one, and I'll have roti kosong. One. And nasi lemak ayam goreng. Nasi lemak ayam goreng. That's all, yeah. That's the chicken rice, right? Oh, yeah. Yes. Okay, nandito na yung ating isang ultimate Bruneian lunch. Iba't ibang klaseng authentic Brunei dish. Meron tayo yung nasi lemak ayam penyet, or basically nasi lemak na fried chicken. Meron tayo dito kanilang signature roasted chicken rice. At meron din tayo ditong roti kosong. Actually, simulan natin sa roti kosong nila. So parang may halo na rin to ng Indian Malay cuisine. So ito, meron tayo itong dalawang klaseng curry. Idip muna natin sa dal curry nila. Cheers! Bakang dinadala sa Singapore. Muna sa lahat, yung quality ng roti nila, ang sarap. Flaky, crispy, may konting chewiness, may konting tamis. Oh, nice. The dal curry, medyo aromatic. You have the strong curry flavor. Ito, try natin sa chicken curry nila. That's a sweet curry kiss sa bibig ko. Ang sarap. Nakatuwa na sa Brunei cuisine. Parang Pilipinas eh. Sobrang complex ng mga cuisine na naghahalo-halo na. May Malaysian, Indonesian, Indian, Singaporean, Chinese. I mean, sobrang complex. Next po na tayo sa kanilang chicken rice. Ito yung pinaka-signature ng Mekong. May libre sa bawat tikman natin. Pure chicken stock. Medyo kapal siya, no? Parang medyo may fatty layer na ako nalalasahan. So ito yung roasted chicken natin na may sauce na rin. Sige, naku-curious ako. So may nakita rin, no? Parang achara. Ito, kuha tayo. Ayan. Sige, tapos lagyan ko ng konting achara. Konting kanin na parang may flavoring na rin. Lasang Singapore. Lasang soy chicken ng Singapore. Ang sarap, pero ito, masabi ng pagkaka-mix ng achara. Yung sourness, yung tanginess, yung sweetness ng achara, dadaga extra flavor. Basically, yung sauce, parang soy chicken nga lang din. Pinutong ng balat, nawala na. Medyo na-drench na sa sabaw. So medyo nag-soggy na. Pero, masarap pa rin. Sabayan mo ng parang aromatic na rice. Tapos ang gagawin mo dyan, meron din silang sariling chili sauce. Know that? Lagyan natin. Tikman natin, cheers. Panalo. Ang sarap. Alam mo, pansin ko, yung spicy level dito sa Brunei, hindi sobra. Sakto lang, parang... Alam mo, parang ano yun, no? Parang sa Pilipinas lang din.
Okay, huling putahin natin. We have this gorgeous nasi lemak ayam penyet or fried chicken. Mukhang maganda. Actually, mukha siyang painting na ayaw mo nasirain. Ang ganda. Look at that colors. Yung cucumber, yung sambal, yung peanuts, yung anchovies. May scrambled egg, tapos yung ayam penyet natin. At syempre, maganda yan kung magkakamay tayo. So, gagawin ko. Gusto ko muna tikman, konting dilis, tapos lagay natin sa sambal natin. Tapos konting mani. Tapos, yung nasi lemak natin. Cheers! Panalo yung sambal. Sweet, spicy, sobrang flavorful. Parang may garlic, may onions. Do yung kanin nila, no? Feel ko hindi to coconut rice. Punta tayo sa fried chicken nila, ayam penyet. Medyo malamig na. Parang kanina pa to linuto. Balat yung nakuha ko. Ayan, medyo malamig na siya. I-dip natin sa sambal natin. Tapos kuha tayo ng masaganang kagat. Authentic na si lemak, Brunei version. Cheers! It brings fulfillment sa buhay ko. Panalo yung sambal nila, ang sarap, ang tamis. Isang dami pa, generous amount. Nakakatuwa lang sa kainan na to. I mean, parang iba-ibang klaseng putahe sa iba-ibang parte ng mundo. Pero sa isang kainan. Pero sa same time, authentic Bruneian food siya. Nice! Ano mo, experiment ako. Lalagyan ko ng konting curry yung ayam penyet natin. Lagyan natin ng konting sambal. Cheers! Yung masarap, may sasarap pa pala. What a day! What a food trip! Para sa akin, maiksi lang yun, pero parang sobrang chill. Oo, I mean, mainit sa balat, malakid sa pawis yung panahon, pero chill lang talagang ginawa ko ngayong araw eh. It's like literally quiet and clean, but the people here in Brunei are so friendly and hospitable. Unang araw ko pa lang, pero excited na ako kung ano pa madidiscover ko. Okay pare, dito nagtatapos ang ating Day 1 food tour dito sa Brunei, dito sa capital Brunei, dito sa Bandar Seri Begawan. It was an amazing day. Sobrang init lang. Tapos to be honest, no, mapapansin nyo, lalagay ko yung price, hindi siya sobrang kamurahan. Like, merong mga 50 pesos, pero usually mga restaurants parang mag-range siya ng 150 to 200 pesos. Pero masasabi ko, masarap naman, sobrang complex ng flavors. Parang pinagsama-sama ng Indonesian, Malaysian at marami pang iba. Sana nag-enjoy kayo doon, kahit short food trip lang yan. Maraming salamat sa panonood. Chewy, dito sa Brunei, nagsasabi stay safe. Good night, goodbye. Bang! Okay, maghahanap ako ng 100 plus. Meron dito nun, favorite ko yun eh, pag sa Malaysia. Tara!